Ibang balita po muna tayo. Hanggang ngayong buwan na lang ang supply ng driver's license card sa buong bansa. Ito po yung plastic ha, dahil magkakaubusan na nito sa iba't ibang sangay ng LTO. Kaya ang parandali ang solusyon ng ahensya, papel muna ang ipapalabas sa lisensya. Alamin natin ang opinyon ng Transport Group. Kaugnay po niyan, makausap natin ang presidente ng Federation of Ayala Center Transport Terminal Incorporated, si Ginoong Lino Villaraza. Sir Lino, magandang morning. Good morning po, Sir Canoy. Ay po, sir. Naku, buong talagang apelido ko talaga yung inyong ano. Sir Villaraza, ano pong reaksyon na inyong grupo sa balita pong ito mula ng sa LTO? Well, medyo nakakalungkot po na magiging papel muna. Pero sa bagay, kami naman, hindi kami masyadong reklamador. Pero mas maigi sana kung ina-anticipate ng ating mga taohan sa gobyerno. Kaya bakit tayo mawawalan ng kwad? Dapat in-anticipate po nila. Dahil kung papel po, is madaling ma-deteriorate. O paano po pag nahuli na umuulan, iaabot yung lisensya? O madaling mabasa. Oo. Malapit na tayong mag-rainy season. Yun po ang problema na nakikita namin. Tapos, in case mabasa po, panibagong proseso na naman po siguro yung pagkuha ng bago or pagsasaayos nun, di ba? Yes po. Pero sa bagay, talagang kung ganun ang mangyayari sa ating pamahalaan, na papel muna, sa proseso dapat kung madedelayed yung plastic ID, ay dapat email na lang po sa kanyang kinaukulan kasi nandyan naman ang mga address. Yung po ang isa naming komento dyan. Hindi na dapat pabalik-balik sa ahensya ng gobyerno natin para pumila, para higin uli yung plastic na yan. Oo, so para kombinyente sa lahat. Oo. Ganun po ang ideyang naiisip namin. Nagkaroon po ba ng konsultasyon, Sir Villaraza, tungkol po dito? Wala po. Basta na lang narinig namin sa balita na mauubusan na. Yun nga po, ang tanong namin, bakit mauubusan? Nasamantala po, pwede namang may maibili ang ahensya natin dahil yung mga naunang nag-apply, nandyan na yung pira. Oh, dapat iyan ay isa pong tinitingnan nila. Bakit tayo maubusan? O, pag malapit nang maubos, tingnan ang stock kung mayroon pa sa susunod na mga araw. So, dapat ina-anticipate po nila. Yan lang po ang sa akin. Hindi po ako nagmamagalik. Pero, very elementary naman po ang tawag niyan eh. Di po ba, Sir Canoy? Opo, na-anticipate po. Marami po nagsasabi na anticipate. Po. Oo, kabila na po ang inyong grupo. Tanong ko lang po, syempre, bukod po dyan, Sir Villaraza, ay may balita din po na tatanggalin na yung medical requirement. Di ba kapag nakakuha ng mga extended na period sa lisensya, yung mga 10 years, kumbaga, may yes, mga punto po sa 10 taon na yon na kailangan bumalik para magpa-medical. Mawawala na rin po ata yun. Ano pong komento nyo naman yes, po doon? Naibalita na rin po, narinig na namin at nabasa namin sa National Gazette o sa mga newspaper na aalisin na yung medical. Para sa akin po, hindi dapat maalis yun. Napaka-important po nun. Ako nga po bilang isang senior citizen, magsi 71 na ako ngayon, due for renewal na ako. Pero sabi ko, kung bigyan na lang ako ng 5 years at saka kailangan, physically fit po, medically, kailangan po yun, taon-taon. Eh paano po yung driver na nakakuha ng contagious disease? Magdadrive pa po ba siya? Or kawawa po, lalo na po sa public transport. Kaya nga po kami sa Ayala, is taon-taon. Eh, gusto ko nga po nga every 6 months mag-drug test sila. Ini-sponsoran po kami ng Barangay San Lorenzo at saka ng local government ng Makati. Miski na hindi na sa Makati, basta nasa Ayala, Center Terminal, pinag-drug test po namin lahat yun. Opo. Eh sir, may mga grupo naman. Nakitang positive po, hindi na namin pinapagbibiyahe at pinare-rehabilitate na po namin. Opo.
May mga grupo naman, Sir Villarasa, na magsasabi na mas okay kasi less hassle, hindi na kailangan bumalik. Total, na gawa mo naman ang requirements para makakuha ng 10 taon na valid na ID, hindi na kailangan bumalik pa. Pero po, ang pinupunto po ninyo, sa loob po ng mga taon na yon, posibleng yun nga, may mangyari na i-reveal yung isang medical result sa gitna ng 10 taon na yon. Yes, yun na nga po eh. Ako po bilang isang dating medical con ng Philippine Navy, ay gusto ko palaging physically fit po. Iyan po ang opinion ko. Kaya sabi, wala akong nagre-reklamo na, oy, mag-drug test na naman tayo. At talagang tinitingnan namin yung mga kwan na huwag magkasakit o huwag makakuha ng sakit na nakakahawa. O, example na lang po, ang tuberculosis. Very contagious po yan. O, sa loob ka ng 5 taon, pwede kang makakuha nun. Eh, how much more sa 10 taon? Hindi po yun isang malaking kaabalahan sa isang taong, sa isang mamamayan na kailangan, lalo na po nagsiservisyo bilang isang driver sa public transport. Yan po ang opinion ko. Sige po. May mga hakbang po ba para makausap or magkaroon po ng dialogue sa pagitan po ng mga transport groups at ng LTO? Sana po nga, may mga dialogue, hindi po yung labas na lang ng labas ng mga memorandum circular niyan para nakapagbibigay po kami ng input, ng idea. Hindi po yung basta na lang labas ng labas ng mga memorandum na yan. Hindi po ako again sa mga memorandum, pero dapat po palaging may consultative. Opo. Sige po, sir. Abangan po namin din syempre ang side ng LTO. Bukas po ang aming tanggapan syempre para sa kanilang panayam. Pero salamat po sa ibinigay po ninyong opinion at syempre yung panig naman po ninyo. Thank you, Sir Villarasa. Okay. Okay, marami rin pong salamat at binigyan niyo po ako ng pagkakataon na ma-share ang aking opinion. Marami pong salamat at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ninyo at tagapanood. Thank you po. Magandang umaga rin po. Yan po si Sir Lino Villarasa ng Federation of Ayala Center Transport Terminal Incorporated.